Ayan, nandito na yung 15 piraso na 25 kilos mga kanayipi. What's up mga kanoypi at magandang hapon sa inyong lahat ng mga solid kanoypi. Bale ngayon yung deliver na naman ng bigas mga kanoypi na i-deliver sa atin ni Kuya Willard Tan galing ng Umingan, at antay na lang natin, nandyan na sa daan mga kanoypi. Bale 15 sacks na 25 kilos yung i-deliver sa atin, at meron na naman tayong ibibenta na bigas. Sana tuloy-tuloy na lang talaga yung pagbenta natin, 'di ba? At sa mga solid kanoypi na taga dito sa Pangasinan, pwede kayong umorder sa akin. Sana magkaroon na rin tayo ng ng service para kahit saan pwede nating i-deliver, 'di ba? So, antay-antay lang natin mga kanoypi, at buti na lang natapos na rin yung ulan na malakas kanina. So sana hindi na umambon para hindi mabasa yung bigas na i-deliver ni Kuya Wiltan. Ubuhatin pa natin kasi sa labas papunta dito sa bahay. So dito na lang tayo sa kapitbahay namin makikidaan. Hindi na doon sa kabila, malayo masyado yun. Saka baha yung daanan doon mga kanipi, dito na lang tayo makikiraan dyan. At antay-antay lang natin yung message ni Kuya Wiltan. Bali, nandito na tayo sa labas mga kanoypi sa kalsada, at antay na lang natin yung pagdating ni Kuya Wiltan dito sa amin, sa lugar namin. So, wala pa. At magpapatulong nga pala ako sa pagbubuhat sa aking pamangkin na si Pusilito. Ayan. Ito naman yung cameraman natin mga kanoypi. So antayin natin yon. At baka kasi dun sa kabila mahirapan tayo na gumamit ng trolley, kaya buhatin na lang namin na mano-mano yung bigas. Mahirap kasi pag yung daanan hindi simentado mga kanoypi, saka mababa kasi yung lugar namin dyan kasi bahain, walang daanan ng tubig. So ganun na lang, buhat-buhat na lang, di ba mga kanoypi? Kunting taste na lang, at makikiran na lang tayo dito sa kapitbahay namin sa Lagmay Family. So, salamat Uncle sa pagpapataan sa amin. Tumating na si Kuya Willard Tan mga kanoypi, at nandito na yung kanyang sasakyan na Montero. Bababa lang natin dito sa gilid. Ayan, nandito na yung 15 piraso na 25 kilos mga kanoypi. Yan na yung delivery natin. Ito. So ito na yung 15 piraso na 25 kilos mga kanoypi. Bale, napasok na namin lahat yung 15 sakong 25 kilos mga kanoypi. At nandito na lahat. Ayan.
Yan mga kanaypi, bale yung stock natin na 11 sako na diniliver sa atin nung nakaraan, yan may dalawa pa. Available pa yung dalawa. Bale, ibang klase yan mga kanaypi, yan yung dinorado at ito yung premium rice. Mas mura to mga kanaypi. At sa mga gustong bumili, yung pinta ko nito nasa 950 mga kanaypi, yung isang sako. Mura lang sa akin. At sa mga nandito sa Urdaneta area, pwede kayong kumuha sa akin mga kanaypi. At yung isang sako nito 950 lang, 'di ba? Mura lang 'yon mga kanaypi, no. At 'yon. Bali may available na naman tayo na 15 sakong bigas na pwede nating ibenta sa mga kapwa nating Pilipino dito, 'di ba? Mga solid kanaypi, baka gusto niyo bumili sa aking panindang bigas. Kung may service lang ako, pwede kong ihatid doon sa lugar nyo. Sana talaga. Magkaroon na tayo ng tricycle para makapaghatid na tayo sa ibang lugar. Iba mga kanaypi. So yun, kita-kita lang tayo bukas ulit. Ano po yun? Tugutang mo lang. Pangpakbet. Nandito tayo ngayon sa palengke mga kanaypi at bibili kami ng ulam ng magtatrabaho, pananghalian, at bibili kami ngayon ng pakbet. Pangpakbet na ulam. Puro gulay-gulay lang. Hindi lang sila sanay. Ayan si Mrs. yung namimili mga kanaypi. Baka 1 ton. So 95 na daw to mga kanaypi na gulay pang pakbit. Yan pa katama. Sili. Yan sili. Doon na. Bibili kami ng longganisa mga kanaypi, yung garlic pang almusal namin. Ayan si Mrs. Ayan, mga frozen na kwan. Atin nyo naman eh. Ay, parehas mo lang. Ayan, 75. Bibili kami ng saba para magtuturon daw si Mrs. mga kanay. Mano saba? Yan na lang daw yung kwan, papa merienda namin. Oh? Nagta sa nagbabati mo niya. Sa nagbabati. Oh. May isa lang ah. May isa lang po yung kanin. Kidadakkal ko ma ah. Very good doon. Yun nga to. Thank you.
good yung bat ito. Ay, may sabong ay maong. Pagkara yung sabong ko la. O yan na. 45. Lampas sa 1 kilo mga kanipi. Tapos rap pa. Ay, alam sa 20. Sige, nahiwalayin ko yan. Ay, magkado ka na. Ano may isa mana nga dyan ba sa balkot? 20. Tapos na pre na pa yung may isa. So yan yung kakanin mga kanipi. Mano lang mamin? Dyan nabayad ako. Thank you ate. Ayan, nakabili na kami ng ano, ng pananghalian na ulam at merienda mamayang hap. Mamayang alas 10 mga kanipi. At bibili lang si Mrs. ng ano, ng sigarilyo daw para sa tindahan niya. Dito. Ayan. Nandito na kami sa lugar namin mga kanipi. Tignan niyo naman yung daanan namin dito. Ayan. Pag malakas yung ulan, baka na yung dito, daanan. Ayan. Grabe na. Hirap pag ano. Sa looban. Bali, ako yung magluluto ngayon, mga kanipi. At niluluto ko na yung lungganisa na binili namin kanina. Ayan o. Oh. Bali, pinapakulon ko muna ng tubig, mga kanipi. Saka ipiprito yan mamaya. Kain na tayo mga kanipi. May natira pa pala yung black beans kahapon. Tapos ito, mag-uulam tayo ng ano, ng lungganisa na ano to? Garlic flavor. So, ito. Busog na naman tayo nito mga kanipi. Lima. Kaya naman. Sarap niyan. Lima sa ata niya. Lima si Kasto na kwabiyag. Simple lang mga kanipi, di ba? Basta kainan, kasama mo, kasabay mo yung pamilya mo na ano, kakain sa Taiwan. Ang pangit kasi ikaw lang mag-isa kanipi. Pero kinaya naman natin yung ano, 9 years na ganun yung kalakaran. Ngayon kasama na natin silang kakain ng almusal, tanghalian, gabihan, di ba?